nandun lang. Good morning. Basic rope rescue training yan yung magawa natin. Kasi kanina, kumusar tayo sa rope rescue. Nakarecord yan, sir? Ha? Sir, lumang pa ako. Kasama yan, kasama. Kumbaga sa sini yan eh. Sending papel. So nakapalog lahat yan dyan. Hingin ng dagat. Rope rescue, when victims are located above or below in rescue situation, the most efficient, sometimes the only means of reaching and getting them. Safer ground is by the use of ropes, not rope system. So yung biktima, madalas nakikita natin pag mga nahuhulog sa hangin, sa kanal na malalalim, madalas nang ginagamit, lubid. Mapansin ninyo kahit yung mga sa mga mountain rescue, lagi nilang kasama yan. Lubid. At ang tingin niya gamit sa pagpakamatay, lubid. So lahat ng bagay, lubid kailangan niya. Maging yung mga naunang umakyat, yung mga mountaineer, hindi pa card mantel ang ginagamit, yung braided, at saka yung blade rope, manila rope. Ginamit na yan sa mountaineering pa. Kung mapapansin niyo, 30 meters lang na lubid na abaka, abaka pa nun. Nakasilid sa sukot, sa sako. Sako pa noon na abaka rin. So yun yung ginamit nila noong una. So before, pina-introduce nila nga itong fern mantle na sinasabi. So ang composition niyan is yung continuous fiber sa loob. Is yung fern na sinasabi. Yung mantle is yung sheeting sa ibabaw. Napansin ninyo, ito nasa ibabaw nito. Yan yung mantle. Sinabi yung fern mantle. Dalawa ang kategory niya, yung ginagamit sa climbing, is a dynamic na 60% ang elongation niya. Yung static rope, ginagamit niya sa hauling, rescue. So, ang elongation niya is 20% lang. So, matatakil natin yan later on doon sa ano, nakalakas. Rope rescue, yung napaka, masalimod, at saka delikado. There is no room for casual behavior, uncontrolled speed, or lack of quality training. So yung kaunting kaalaman, huwag nating ipagyabang. Marami yung nakakalakas yan. The goal of any rescue is to aid, treat, and transport the victim in a safe and calculated manner. Ang trabaho nyo, halimbawa kayo, sa mountaineering, madalas tayo ang tinatawag kapag may responde sa bundok. Nawawala. Sir Levy, tama po ba? Ang trabaho nyo lang is i-first aid yung tao at dalayin sa pinaka-safer ground na pwede silang makuha ng talagang proper authority to treat the patient. Yun lang ang trabaho. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na ikapapahamak nyo rin. Madalas na sinasabi na nga, ikaw na nga tumulong, nagmagandang loob ka na, ikaw pa yung natitimanda at ikaw pa matulong. Dahil sa pakikialam. Ano lang yung obligasyon nyo, yun lang dapat ang gagawin nyo. Kunin yung biktima, bigyan ng first aid, bigyan sa proper authority. Yun lang yun. Masaganda sa lahat. So, the goal can be best fit if the 3S will be considered. Yung 3S na sinasabi is yung safety, sureness, and simplicity. Hindi mo na kailangan yung madami pang palabok para ka mag-attend sa ganung pagkakataon. Kailangan mo lang unang-una, ang isipin nyo agad is yung safety. Being a rescuer, being a mountaineer, safety first. Kahit sa bagay, safety. Kahit sa loob ng hotel, motel, safety first. Pag sumabit ka, problema, di ba? So, ganun din tayo sa mountaineering. Pangunahin natin yung safety. Yung sureness na sinasabi, na lahat ng bagay, yung sureness, di ba? Sigurado ka ba? Gagawin mo. So kung may pag-aalilangan ka, huwag mong gawin. Simplicity is yung patalihin mo lang yung bagay na gagawin mo. Bakit kailangan mong pahirapin? Bakit kailangan mong pahirapin yung sarili mo kung may madaling paraan? So safety is a pinusyo, hindi lang pang sarili, hindi lang sa iyo, hindi lang sa individual sa lahat, sa team. It is the responsibility of each team member. Take note and act on every non-safe situation. Lack of safety. So yun yung sureness means that you, your team, are absolutely confident
that you have been given the best possible. Kaya nga nagagawa tayo naman ganito, nagkakandak tayo para yung knowledge natin regarding training, matagdagan, ma-enhance. Simplicity can be equated to efficiency. The simplest way is always the most effective. Pinakamadali, yun ang pinaka-effective. Kasi yun ang pinakamabilis, na alam mo, sigurado ka safe din yun, so, software refers to rope, webbing, accessory cord, and harness which can be used alone or in combination to protect rescuers and victims. So, ito yung sinasabi natin, harnesses. Maraming klase ng harness. Depende sa sitwasyon at paggagamitan. So, ito yung madalas na ginagamit ng sa rock climbing. Ginagamit natin. Ito ginagamit natin ito sa mag-rapid. Ang full body harness yung ginagamit ito sa mga kibig na kailangan nga ng rescue ka. Kailangan yung full body. Yes, go, sir. Sir, isa sa mga natin, hindi ginagamit. Sir, gaway, gaway, gaway. So, most common types of rope construction, pwede sinasabi natin laid rope, turnbuckle rope. So, yung laid rope, yung abaka yung tatlong strands na iniikot, pinagsikit dyan. So, wala ako nung, parang nagsutulapit yung buhok, nakatanda yung kiringtas. Yung tali ng kalabaw nga pala yun. Kambing, baka, so yung so yung kern mantle rope, ito yun. So yan yung construction niya. Yung kern is jacketed type, composed of braided covering or sheet mantle over the load bearing strands. So yung kern, sa German word, yung kern mantle is a German word. Kern and mantle. Kung matatandaan nyo yung bahay ninyo, pag sinabi ng nanay mo, nap, lagyan mo ng mantle yung mesa. Covering. So, tinatakpan nyo yung mesa, di ba? Mantel. So, yun yung nasa ibabaw ng upit na yan. So, yung pinakapalaman nyo sa loob, yun yung girl. Yes. The classifications of rope in the fire mountain in the emergency service. Life safety rope, yung turn mantel, yun. Also means core and sheet. Used to support rescuers and for victims yung actual incident for training. So, makikita nyo yan, madalas ginagamit lang itong static rope sa mga rescue, rappel, mga fireman siya ginagamit yan. Yes po. So, yan is 11mm na usan na static rope guard mantel. Utility rope, ito po yan, na ginagamit niyo. Ginagamit yan mga lifeline, pag ginigilid ipag dumaw-dumaw. So yan yung ginagamit yan. Ginagamit din po yan sa paggawa ng project. Ano ba? Ito, ginagawa ko nila. Ganun man din po yan. Ang ano lang po nito, branch. Diba? So, yun kasi kusan yan eh. Kusan yata po. Medyo mas mahihirapan po mo lang yan. Ito po yung sinasabing braided na nalubid. Ito yung para sinusulapin yung stililintang na buhok. Ito yung braided. So yung laid rope, yung tali ng kalabaw. Yung likot. Alas, huwag mo nga, baka mahila mo kalabaw, sumama ka. Yung utility rope lang po siya. Pero hindi po namin ini-encourage yung gamitin ito para sa protect. Dapat maliit yung kahirapan ka. Masakit. Masakit yan. Masakit ang maliit. Mamaya po, papakita natin kung paano gagamitin ito. Sending, imi-sending. Thermal cruising. Yan. So yan yung thermal. Pinagamit siya sa pag-ascend. Yan yung old school na ascender. Old school, old school. Old school yan. Pero until now, hindi nila
sila tinatanggal sa sistema ng mountaineering yan. They will never remove that from the mountaineering side. Kasi sa rescue, ginagamit pa rin yan. Buwiri, howling, crossing. Pag ito nilagyan niya ng wake na naglalang? Automatic yan. Kahit may nagpiling use yan, you can give it. Kapag may wake. Easy to adjust. Pag nilagyan nyo ng load, it will lock automatically. So, full type of life safety. Dynamic is yung high stretch na sinasabi. Yun ang dynamic rope. Kung makikita nyo, yun. Elasticity is 60% of its length without breaking. So, kumahalo pa siya ng 60% na hindi napuputol. Long falls at slack climbing to reduce the shock of impact on both the climber and the anchor system. So, kaya yan di-design, kung mag-fall ka, hindi dati na-absorb ng katawan mo yung kasi kung dyan ka babagsak, sigurado ka 100% kahit na mabalihan ka sa foot at saka yung anchor system mo baka bubigay. Kaya yan di-design para ma-prevent ng mabilis yung ano na absorption sa katawan mo ng impact. Hahaba pa siya. So hindi yung bigla. Pag dito sa static ka na nalaglag, pararamdaman mo. Tapos diba, doon nag-climbing, diba? May rope pala yun. 60% sisimula pa nalaglag, diba? May gaganan doon. Pat-mount sa gag. Sa gag? Sisimula pa lang. Aray! So kailangan yung belayer din, aware, please. Static, elasticity is 20% of its length without breaking. Suitable for racing and lowering heavy loads. Mostly used rescue, rappelling, and other instance where only very short falls are advisable. Rope strength, yan na. Kailangan, alam nyo rin yung kapasidad nung ginagamit yung rope. Hindi gumamit ka, oh, pwede na ito, kaya ako nyo huwag. Alamin nyo rin. Life safety rope must be in a minimum breaking strength of 4,500 pounds. 2,041 kilograms. For a single person load of 300 pounds. It's 136.78 kilograms. Okay, matumitin bang man ganun? Dalawang tao. Dalawang tao. So, ganun katibay yung pagkakadesign ng rope na yan. Includes rescue equipment pa, may dala ka pang rescue equipment. So 9,000 pounds, 4,082 kilograms, for a 2-person load, yung dalawang tao, hindi pa rin. So gano'n sa katibay. Huwag nyo lang pag nakabiti na yung tao, bibilitan nyo, parang ginawa nyo mga tagalakobra. Yung sa buruwitan. Ano po grupo mo yun? Sir, hindi ko po grupo yun. Wala saan bahay sa grupo natin. Basta yung magmula sa 10 feet, pataas, ng 13 mm. Yung 13 mm, hindi ginagamit doon sa mga rope axis. Material. Mabigat kasi yung... Ikaw ba naman, magdadala ka ng 13 mm na rope, takit ka ng back? Sir, yun naman pinabitbit kasi kabayo yung sasagipin, nahulog. Baka, baka hindi makano yan yung ano, kaya binibigyan natin choice kung bitbit mo talaga eh. Makikita nyo dito, therefore the safety factor is 15 over 1. For both 1 person and 2 person, 9, 1/2 diameter of rope and 13.1/7/16 rope. So yun yung ratio nya. Accessory cord, makikita ninyo, 6 mm, ang breaking strength niya is 2,500 pounds. Ayan, ma'am. 5 lang po yan. Yan ang 6 mm. Yung 8 mm, 3,500. Yung 9 mm is 4,500. So, the more na nag-i-increase yung size niya, tumataas din yung capacity. 12.7